Hi, I'm Nelson Canlas and I'm a news reporter and a news anchor. 5 minutes lang yung actual procedure. And sige, bumusin na pa kayo. Che-check yung mata mo kung okay siya. Kung candidate ka for the LASIK. And then... sige! Ako, 8 years old pa lang, nagsusuot na ako ng salamin. Mababa lang dati from 50, 60, pero unti-unti na siyang tumaas hanggang sa naging 200 na ang isang mata ko. Siyempre, hindi ka parating eyeglasses kasi minsan gusto mo, di ba, maporma. Minsan may kulay pa yung mga sinusuot kong contact lenses. So, papalit-palit ako. Yung pagsusuot ng glasses at saka ng contact lenses, hindi ko naramdaman na hadlang siya doon sa ginagawa ko. Kasi sanay naman ako eh. Ang pinakamalaking problema ko noon is, nagkakaroon ako ng migraines, hindi ko alam kung saan galing. Tapos sabi nga ng doktor sa akin, yung mata mo kasi, nag-a-adjust siya. Pag nagsuot ako ng contact lens ngayon, and the following day, nakasalamin naman ako. Ending, nagkakaroon ako ng headaches and then yung migraines ko nga. May kaibigan ako, ang sabi niya, ba't hindi ka na lang magpa-laser ng mata para hindi na nag-a-adjust yung vision mo? Kasi yung contact lens pala minsan pag bumababa, syempre, di ba, iba yung vision mo na dito pag na-displace yung contact lens. So, kinonsider ko yung magpa-LASIK ng mata. Nakita ko siya sa online, tinignan ko yung mga companies na naggagawa ng LASIK dito sa Pilipinas, and yun. Uy, nakakatakot siyempre ah, kasi matayan. So talaga nung una, ayoko siya talaga. It took me about a year or more bago talaga ako nag-decide. Gusto ko pa nga dati, sabi ko, try ko muna kaya isang mata lang para kung sakaling hindi mag-work, at least may isang mata pa ako. There was a specific instance nung halos 2 linggo na araw-araw meron akong migraine. Doon ko na sinabi sa sarili ko na papaayos ko na yung mata ko. I will be very honest, sobrang takot na takot ako talaga. Nung pumunta ako doon sa clinic, sabi ko, pwede bang mag-back out? And the people there were very reassuring na parang pag dumating yung time na parang ang feeling mo hindi ka na comfortable, you can tap out and say, oh sige, mag-back out ako. So, okay lang yun. Acceptable yun. Maraming nangyayaring ganyan. So, sabi ko, sige. I'll take it one step at a time. Tapos yung from check-up, tapos hanggang sa dilate yung mata ko, hanggang sa the actual procedure. Talagang reassuring talaga sila. Kaya, sabi ko, okay. Nabawasan tremendously yung takot ko. Actually, it was 5 years ago. Nung time na yon, hindi ko mapinta yung sarili ko. Inisip ko na lang siguro na parang, if I'm not going to do this now, when am I going to do this? Kasi nakita nila na healthy yung mata ko, physically. Candidate ako for LASIK. So sabi ko, kung gano'n naman, why not try it? Nangako pa ako kay Dr. Guerrero noon. Sabi ko, Doc, pag maganda to, I'll vlog about it. I'll let everybody know. So, I think this interview is an outcome of that. If you read my blog, talagang detailed yun. Step by step ko talaga nilagay doon. And I'm telling you, kung alimbawa 1 to 3, 1 to 245, yun yung paghihintay mo. Tapos, 5 minutes lang yung actual procedure. And sabi ko, Doc, masakit ba yan? Kasi kala ko babalik, kala ko preparation lang. Yung pala yun yung actual procedure. Sabi ko, Doc, is that it? Wow! Yung ikinatakot ko ng almost 2 years at saka yung sobrang takot ko the whole time dito sa clinic, yun lang yun.
Sabi ni Dr. Guerrero, oh, yun na yun. Ganito ko katapang. I went alone. Tapos, sabi nung mga tao doon sa clinic, Nelson, bakit wala akong kasama? Imposible. Parang, paano ka makaka-uwi? Sabi ko, kaya ko yan. Sabi ko lang doon sa front desk, huma ko ng Uber, ganito yung address ko. Tapos, pakihatid na lang ako sa baba kasi hindi ko makikita yung plate number. So, umuwi ako sa bahay. Nakatulog ako noon. After a few hours, tumawag yung taga-clinic. Sabi sa akin, okay ka lang ba? Sabi ko, oo. Ang nararamdaman ko ngayon, kasi nag-subside na yung pain dun sa mata ko, boredom na, pwede ba ako maglaba? Sabi ko, kaya mo naman eh. So, nakapaglaba ako, nanood ako ng TV. The following morning, yung madilim na room, sabi ko, bakit ang clear kahit madilim? Yung na-guilty ka kasi parang ang feeling mo, hindi mo naalis yung contact lens mo. And then, when I opened the curtain, grabe, mas malinaw pa doon sa nung naka-contact lens ako. Kitang-kita mo yung bundok, kitang-kita mo yung building ng Makati. Clear talaga siya. Nakikita mo siya na parang HD lahat. So sabi ko, wow, ito na yun. Recently, I had an eye irritation. Kasi yung ginagamit kong facial scrub, merong mga maliliit na beads. So, para siyang nagkaroon ng buhangin sa loob. And that's how it felt. And then, nalaman namin na may foreign matter pala sa loob. So, I had my eye checked. And 5 years after, kung ano yung vision ko nung after the procedure, which is 20 over 12. That's a lot clearer than 20/20. So, ganun pa rin yung vision ko ngayon. Never changed. And my eye, yung retina ko, yung pupil ko, they're all healthy. No, not anymore. Kasi ayoko nang maglagay ng anything sa mata ko that could jeopardize yung vision ko that I have right now. Kasi diba, parang baka pag naglagay ka, alam mo yun, maapektuhan yung surface ng mata mo. Ayoko na. Life changing. Isa lang yung nasabi ko after the procedure. I felt guilty for myself kasi hindi ko siya ginawa sooner. I could have enjoyed this for a longer period of time. Na parang lahat ng migraines ko, lahat ng headaches ko in the past, sana hindi ko na naranasan if I have done it sooner. I don't think there's any other way to say it, but yeah, I'll recommend na, you know, you go for it. If you think you can muster the courage to go and have the LASIK procedure, go for it. Kasi talagang marami talaga siyang maitutulong sa'yo. Itiisin mo lang yung konting takot, pero pag okay na yung mata mo the following day, everything's going to be very good right after that.